Hi guys! Hello sa inyong lahat. Kaka-uwi ko lang galing sa SM Pampanga. So, nung nakaraan, nag-video tayo na nag-iipon tayo pambili ng birthday gift para kay mama. So, ito yon. Ayan, papakita ko sa screen. Nung nakaraan, nakaipon ako ng 5,000 pesos at kanina lang ay nadagdagan na ito ng 3,000 pesos. So, nabili ko na nga yung cellphone na gusto kong iregalo sa aking mama dahil bukas, October 16 ay kanya kaarawan. Nagtingin din kami sa Samsung. Super pasok siya sa budget. Kaya lang, yun nga, walang available na color na gusto ko, yung kulay blue. So, nauwi kami sa Vivo, na which is yun talaga yung una kong plano na bilhin bago kami pumunta sa SM. So, sa Cyberzone kami nakabili ng SM, SM Pampanga. So, ipapakita ko sa inyo yung box. Mag-a-unbox tayo at papakita ko sa inyo kung gano'ng kaganda yung cellphone na nabili natin. Ito yung 4GB RAM at 64GB ROM nakalagay. Ayan, Vivo Y20i. Ayan siya. First cellphone na ibibigay ko kay mama. Swak siya sa budget. Ito lang yung makakaya natin guys, no? Pinakita ko naman sa inyo na talagang pinag-ipunan at pinaghandaan pa natin to. Ayan, ito yung gilid niya. Ito yung harap, gilid, ayan. Nabili ko siya sa halagang 7,400 mahigit. Overall, inabot siya ng 7,700 kasi bumili na rin ako ng tempered glass at pinakabit ko na din. Ayan siya, inopen ko na siya. Tinanggal ko na yung kanyang takip. Ito yung bubungad sa atin. Nakalagay dito yung kanyang free na case. Ito yung free na case niya. Ay, ito pala yung resibo. Meron siyang 15 days na pwede mo siyang ibalik kung sakaling meron siyang factory defect, no? Pwede mo siyang ibalik at 1 year warranty. 7,499 yung pinakang unit. Plus tempered glass, inabot siya ng 7,700. Ito yung manual ng Vivo. At ito yung pang sundot. Ayan. At ito na, puting-puti pa, no? Yung luma nito, medyo ano na siya, brown na siya. Pero ito, bagong-bago pa, puting-puti pa. Para pa siyang nagkukulay blue. Pag tagal-tagal nito, sigurado ako maninilaw na rin to. Bago yung pinakang cellphone, no? Ito yung kasama niyang charger. Ayan siya. Tapos yung kanyang ano, kabilang dulo ay tulad pa rin nung sa dati, yung luma. Kasi sa iba yan, sa iba niyan, ayan siya. Oh my gosh, ay mag-focus. Oh, basta ayan siya. Sa iba niyan, C-type na. Hindi ko alam kung anong tawag dito. Basta yung makalumang klase pa to eh, ng charger. At least, pag na-lowbat siya eh, marami namang ano, pwedeng mapaghiraman ng charger dahil nga common yung kanyang connector. So, ito na yung cellphone. Ang maganda sa cellphone na to, ito na siya. Ayan na yung phone. Naka-plastic pa. Ang kinuha ko po ay yung kulay white. Meron sila kulay blue nito. Kaya lang parang masyadong panlalaki yung kulay blue. Maganda rin naman sana. Pero white na yung kinuha ko, bagay na bagay kay inay. Okay. Ayan, tanggal na natin. Ayan. Oh. Sobrang ganda. Sobrang kinis. Ayan, ngayon ko lang din siya nahawakan kasi dun sa mall, di ko na siya masyadong hinawakan kasi, alam mo yun, umiiwas tayo sa virus. Ayan. Ayan, no, pwede kang manalamin, no? No? Nakikita nyo ba? Alright. So, meron siyang ano, tatlong camera ba to? Dalawa. Dalawang camera ata sa likod, tapos isang camera sa harap. Di ko masyado kabisado yung specs nito, pero dun sa review, sa natanong ko dun kay kuyang nagbibenta sa akin nito kanina, hindi siya madaling malowbat. Pag nag-charge siya, pag full na, kusa siyang ano, ihinto. Kahit mapabayaan mo siyang naka-charge, hindi siya umiinit. Ito yung sensor niya, yung finger, ano, yung tulad nitong sa cellphone ko, usually dito siya sa likod. Yung kapag i-unlock mo yung phone, parang fingerprint ata yun. Ito naman, dito siya sa side. Tapos, pipindutin mo na lang din siya dito kapag i-on mo siya. Ayan, na-on na siya. Wow, ang ganda. Ang ganda. Ang ganda ng kulay niya, oh. Mas manipis lang siya. Saka yung bigat niya,
sakto lang, hindi siya mabigat sa kamay, hindi siya... Diba may mga phone na parang pag hinawakan mo, parang madudula sa kamay mo, nakakangilo hawakan. Ito kahit walang ganito, okay lang. Ganda. Hindi siya yung laglagi na cellphone. Ayan yung speaker niya sa ilalim. Dito yung earphone. Wala pala siyang kasamang ano earphone sa box. Charger lang. Dito ka mag-charge. Pasok na pasok din to guys sa ano ngayon. Sa panahon ngayon kasi online class tayo ngayon. Sa mga nagbabalak na bumili ng cellphone na pasok sa budget, highly recommended po ito, no? Alam ko matibay ang Vivo. At okay siya, may Google siya. Sa pinoproblema ng mga Huawei user, no? Meron tong Google. Ayan. So, may naka-install na siya agad na GCash at Lazada. No? Ayan, no? Ang ating gamit na gamit ngayong panahon. Bilis din siya. Ayan, no? Ayan. Kung sa camera naman, ayan siya. O, diba ang linaw? Ayan, no? Ang linaw niya. Ito yung back camera, no? Aaralin pa natin to. Siguro sa mga susunod nating videos, alamin natin kung paano siya gamitin, no? Hindi kasi ako talaga Vivo na user, no? Samsung user po ako. Second time ko palang bumili ng Vivo kasi yung first ay yung sa pamangkin ko, yung Y11. At mas latest po ito sa Y15 na cellphone. Sobrang ganda niya, oh. Ang ganda niya. Sulit na sulit yung 7,499 pesos nyo. So, hindi po ito ano ah, sponsored. Ito po ay galing sa sarili ko pong bulsa na binili natin. Talagang gusto ko lang sa inyo i-share kung bagong labas ng Vivo Y20i. Sigurado ako matutuwa si mama nito kasi ito talaga yung mga type niya, mga gantong kulay, tapos ganto kanipis. Okay. Unbox na natin guys itong ating Vivo natin no, na Y20i. Ilagay na natin dito sa case niya kung fit ba siya. Kung maganda pa rin ba yung kanyang kalalabasan pagka pinasok na natin siya sa kanyang case. Fit siya. So, sobrang fit niya. Hindi ko maapasok agad. Dito yung tipong jelly case na ano, no? Pwede mong ilagay at tanggalin ng paulit-ulit kasi masyado siyang mahigpit. So, baka magasgasan yung phone nyo. Ayan na nga guys, nailagay ko na at wala namang naging diferensya sa kanyang itsura. Ganun pa rin siya kaganda. Ayan. Tinan ko siya sa screen. Ang ganda niya eh, oh. Oh. No? Ang ganda. Walang naging diferensya sa itsura niya kahit lagyan mo siya ng case. Ganun pa rin siya. Ang ganda. Yan. So, shout out sa'yo, Mama. Happy birthday. Sana nag-enjoy ka sa regalo kong ito sa'yo. Alam ko mapapanood mo tong video ko na to. Papasalamat ako dahil hanggang ngayon ay sinasamahan mo pa rin kami. Nagabayan mo pa rin kami. Sana more birthdays to come. Maraming salamat po sa lahat ng nanood ng video na to. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin YouTube channel, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click mo na rin yung bell button para ma-update ka pa sa mga susunod pa nating videos. Okay? Bye-bye!